Good morning po sa inyo. Ayan, nahatid na po namin ang mga bata. Time naman po para maglakad-lakad kami ng aking asawa. Tara, samahan niyo po kami dito sa Randall Park. Let's go! Ayan o, oh, ang dami nagbabike o. Oh. Ikutin muna natin ito. Saan? Doon nga pupunta tayo nun. Doon sa may lake. Bakit mo baka rin? Ayan. Uminit na naman po, ano, paiba-iba ng panahon, no, daddy? Lalamig, iinit, pero mapula na yung mga dahon, no? Yung iba mapula na, no? Naninilaw na, oh. Tignan mo, ang ganda ng kulay. Nag-park ka dun, no? Ayan, tingnan nyo kaganda. Aboy kayo na paglakad-lakad. Pag may bata, ay hindi maka habol-habol ng habol. Oh. At dito na sa lake. Oh, punta natin yun. Ayan, no? Tingnan nyo dito sa may lake. Ay kaganda dito sa Randall Park na ito. Sarap maglakad. Naiwanan ko naman ang stick ko, daddy. Ano pagbibidyo ko na ito? Ayan. May dito eh, may ayan, ha? Sarap mag barbecue dyan, no? Kaso nga yung lamok naman, pero wala na masyadong lamok kasi malamig na, no, daddy? Yun yung dahon, oh, naninilaw na. Ayan, tayo pupunta dito. Sarap lumakad. Ayan na po, ang tulay. Daddy, dinadaanan ba yung tulay na yan? Ha? Sabi ni, tren? Oh, tren ba? May naniligo kaya dyan pag ano? Siguro meron din ano. Ayan. Oh, palawak ng ano to. Rosa ka dyan. Ay, tiyanin nyo. Oh, may sapa din naman pala dito eh. Oh, tingnan yung lake na yan. Oh, ay daw eh. Ayan, ay talaga mga puno. Ayan, oh, tingnan nyo. Namumula na ang mga dahon. Ay. Ayan, ako po yung nagpaiwan. Siya yung tumakbot. Masakit ang tagalirang ko. Oh, sumakit to yung may tagalirang ko po ay masakit. Ayan, ako'y nagpaiwan sa kanya. Sabi ko siya na lang. At ako ay sa sasakyan na lang bumalik ako at masakit ang aking. Kumusta po ba kayo? Kumusta na po kayo dyan? Ang ganda ng panahon. Mamaya daw po ay iinit. Tinan niyo naman po yung mga dahon, oh. Ayan. Naninilaw na. Nalalapit na. Ayan. Makikita nyo po. Oh. Oh, hindi po ba? Ayan, oh. Yellow na sila. Yellow na. Malapit na ang snow. Ayan. Nalulumbay na ang mga puno. Ayan, ako'y bumalik ng sasakyan at masakit ang aking tagiliran. Ay,
ang layo ng tatakbuhin niya, pinapatakbo din niya ako. Sabi sa akin, ako daw tumakbo. Sabi ko, hindi ako makakatakbo. Masakit ang aking tagiliran. O siya, bumalik ka na sa car. Ito, nagpunta nga po ako dito sa car. Dito ako sa back. At hintayin ko na lang siya. Ilang ikot daw siyang magtatakbo. Maganda naman po ang panahon. Maganda. Kaya lang, masakit ang tagiliran ko. Ayan, edi ako ngayon po yung mag-isa dito. Ay, tayo nga po pala yung magkwentuhan. Ano? Tungkol po dun sa sinasabi ko dati sa inyo na bakit kami napalipat dito sa Alberta. Ito nga po. Noon po ay kami nasa Ontario, tunay pong napakamahal na. Sobra pong mahal. Ang one bedroom po ay napatak na 1.8. Mga ganyan po. Tapos ang two bedroom po ay nasa mga 2.4 na, 2,400. Na mga ganyan po. May 3 bedroom din po, edi mahal din po ang ano, mga 2.8 po ganyan. So sobra na pong mahal sa Ontario. So nag-decide po kami ng asawa ko na sabi niya meron din po akong special child. So para po ngang hirap kasi may mortgage kami. Ang tataas na po ng mga ano. So sabi ko, minsan po pagka syempre nasa school, papatawag ka sa school, ganyan. So hindi ka na makaka-work. Paano 'yon kung hindi ka kung paano po kung laging ganon? At ano, syempre may mga bills po tayo, ano. Tapos sabi ko sa asawa ko, mag-isip tayo ng ano, ng paraan para hindi ganito, hindi tayo nahihirapan. Kasi papasok po ako ng hapon hanggang madaling araw na po ako. Aalis naman po ng makakarating po ako ng mga 1:15, ganyan po. Sa una ko po ang trabaho yon. Tapos po ang asawa ko po aalis ng alas 3 na madaling araw. Pagdating niya po ng mga bandang alas 2, ako po naman ang aalis. So paikot-ikot po kaming dalawa, ganun po yung routine namin. Sa umaga ihahatid ko ang bata at pagdating niya sa hapon siya naman po yung mag-iintindi. So ilang taon na po, 9 years kaming ganun. So sabi ng asawa ko, tapos minsan hindi ako maka-work kasi tatawag yung school na pick upin ko daw si kuya. Kasi nga po, di ba po may naikwento ko sa inyo, may special child ako. So, ang dami pong bayarin. May mga bills po tayo na kailangang bayaran o may mortgage o may mga insurance po. Di bali po sana kung kami lang yung naka-insurance, kaming apat. Yung pong sasakyan at bahay, naka-insurance din po yun. Lahat po dito ay may insurance. Di ang dami pong babayaran. May mga bills ka pa, may mga telephone, ang mga electricity. Di po ba napakarami. So, sabi ko sa asawa ko, maghanap tayo ng anong hindi ganitong, hindi tayo masyadong mahihirapan. So, na pag-decide po namin na ibenta yung bahay. Tapos sabi ko, ibenta natin yung bahay at maghanap tayo ng saan tayo makakamura po ba? Or ano? Tapos nasabi po ng friend ko na sabi niya, marami namang murang bahay na makikita kayo. So nagsisearch po yung asawa ko ganyan. Pag nabenta yung bahay natin ganito, nakakita po ang asawa ko sa marketplace po ng bahay dito sa Alberta. So, sabi niya, mga mura ang bahay sa Alberta. Sabi niya ganyan. So, hanap po siya, hanap. Hanggang sa nag-decide po kami, sige, try natin. Yung kinita po namin dun sa, di naman po kalakihan. Yung kinita po namin dun sa bahay, hanap natin ng upward na makakita tayo ng bahay na ganong kaanong na presyo. Para ibig sabihin, hindi muna po ako mag-work, sa bahay na lang po ako. Yung mister ko na lang po yung mag-work kasi kaya na po. Kasi kung makakabili po kami ng bahay na full payment, mas maganda po yun. So, naghanap po kami ng bahay ng asawa ko. At ayun, sa awa naman po ng Diyos, kami po ay nakakita ng townhouse po siya, may 4 bedroom, may backyard,
at malapit po sa school at saka sa mga tindahan. So ayun po ang nangyari sa amin. So ngayon po, hindi na po ako nagwo-work. Yung husband ko muna po yung nagtatrabaho dito na lang po muna ako sa bahay. Ayan. Sarap ng hangin. Tapos na siyang mag-jogging. Naputo lang ako, sinasabi po sa inyo. Ayan, ngayon po ay pre-mortgage na po kami. Nakakita po kami dito. Pre-mortgage na po kami mag-asawa. At di si hubby ko muna po ang nagtatrabaho. At ako dito sa bahay na lang muna po. Hindi po kasi nung mabigat kasi wala na pong mortgage. Sa awa ng Lord. Ay siya, kami inyong samahan at kami pa uwi na. Ewan ko kung saan kami pupunta na naman. Wala po kasi ang mga bata nasa school. So tara, samahan niyo po kami. Kami po ay uuwi na at gabi na. Thank you po. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe Nathan Lynn TV. Singit nyo naman po ang aming munting channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Hi kuya. Please like and subscribe Nathan Lynn TV. Good night po. God bless. Peace.